What is up, you guys? It's Galactic Shark, and welcome to Geek Talk Studios, Geek Talk Reacts. Today, I'm here with Coach Abby and LegenDenis, and we're going to react to Kaya's new single lyric video. Palang meron siya, wala pa siya music video. Kaya's Dalawa. Okay. Woo. So, may masasabi ba kayo? Ano bang na-expect nyo for this video? I'm not sure. Comeback ba tong Dalawa or hindi pa? Single release. Oh. Single release lang. I guess, ako kasi hindi ko pa siya napanood eh. Like, hindi ko pa siya napakinggan. Even though it was released this weekend ata. Or sometime that, as in, wala Friday. Lang kasi akong time. Yeah. Wala Friday lang akong time. Ang dami natin ginawa. So, I'm quite excited kung ano yung sound niya. I'm not really expecting anything. Kasi, I'm just expecting it to sound like Kaya. Yeah, I okay. On my end, it's paired with the photo book, I think, that they also teased, and I don't know if they released no MIBF kasi nag-performed sila nun. So, I'm hoping na this is a teaser for an album and not just a pairing with the photo book. So, baka naman show BT. Show BT, kaya naman. Sige na. Yun sa akin. Come on, Shark. Okay, thoughts ko dito. Napanood ko na siya actually like once or twice. Okay naman. Para siyang hindi siya yung like upbeat katulad nung Kaya by Kaya tsaka nung Blah Blah. Mm-hmm. So ano to? Para siyang babalik ng G22 if i-compare mo sa Bang. Parang ganun. I see. Okay. Ayun. Sige. So let's start. Okay, let's go. Ang cute talaga nung nila, Dragonfly. Hmm. Yung animation ng Dragonfly. Yan yung ulit yung Dragonfly. So it's a love letter. Ay, sorry. Okay, pre-chorus na to. Oh. Hop, bago sa chorus, namatay. So, tama si Shark. Kakaiba siya doon sa Kaya. Kasi, sa Kaya by Kaya. Kasi, it's a little more chill. Pang lo-fi vibes. Uh-uh. Pang study with me. But yeah. The theme is nagtatapat ng pag-ibig, I guess. Yeah, yun nga yung sasabihin ko eh. Yun na yung nakikita ko parang, may aamin. Ganun. Ikaw ba, Dennis, may aaminin ka ba? Para na yun. Sino sa ba bias mo? Sino ba bias mo sa Kaya? Sa Kaya si Loti. Although muntik na ako marek kay kay Charisse. As in, nung nakita natin sila in person, sobrang wow. Naku mo. Kahit may... Ang bias kasi Angela. Pero, nung G-Fest, parang nararek ako kay Alexa. Grabe, iba yung stage presence siya nung G-Fest. I say OT4. Oh, five kasi. Ay, five pala. Sino yung nilaglag mo, ha? Bakit magkamukha yung kambal, isa lang bilang? Kayo, ganyan kayo sa mga kambal. Ganyan kayo. Tingin nyo, sorry. Kambal. Nasanay na sanay sa G22. Okay. Ang dami kasi nating nireview sa G22 lately. Galing pa tayo doon nung isang araw. Kahapon. Kaya, ay, kahapon lang mo, pala yun. Kind of. Kahapon. Oh, kahapon. Anyway. Anyway, pag tungkol kambal, sa kanta. Pag may kambal po, huwag yung ika-count na isa lang, ha? Okay, OT5. Hindi, yeah. Anyway, yung tungkol sa kanta naman, ano nga siya, para siyang yung kanta na papakinggan mo kapag umuulan tapos nakatingin ka sa labas ng bintana. Lo-fi nga, lo-fi. Kasi chill lang siya. Actually, para siyang kanta na kakantahin mo kung nag-aaral ka mag-gitara pero actually nagpaparinig ka sa kaklase mo. Ay! Okay, sige. So,
a new thing they're doing with the girls. Oh, something ready, new. Ready for the chorus na ba? Let's go. Sige. Game na. Ano kaya yung aaminin? May konti lang naman daw yung pagtingin. Konti lang naman. Ah, para sa friends to, no? Pagkatropa. Nako. Sounds familiar. Parang ano siya, sobrang bagay pang high school, no? High school love. Bagay din yung graphics. It's very... Mm. Okay, so yun yung chorus. Okay. Okay. Hi, Charisse. Nagpakita mo. Chorus, ano siya? Tunog na Pinoy. Mm. Usually yung mga ganyang melody, parang ano siya eh, very reminiscent of ano, mga Pinoy na kanta. Ganun. Mm-hmm. Mm-hmm. Diba? Yun nga yung una rin pumasok sa isip ko, parang ito yung mga pinapakinggan ko nung high school eh. Oh, yung OPM diba? Na yung mga OPM ng early 2000s. Ganun mm-hmm. yung feel ng chorus eh. Mm-hmm. Tsaka stripped down na ano parang clapper yun, yung ano niya. Hindi instead snare. Na snare. Mm-hmm. Tapos meron kang babad synth. Pero I mean kasi iba, magagaling naman talaga bukas ng kaya. So mm-hmm. so I think nag sandal sila dun sa bosesan this time. Mm-hmm. Dun sa chorus. Kasi very simple, very tipid yung lyrics, very ulit-ulit. Pero sasandal lang sila sa lyrics. I think, malay mo, ano, this is a tawid para medyo mas relaxed para sa next. Iniisip ko talaga, like, pag-performance set. Like, kaya intro, gitna mo to, panghinga, tas banat ulit ng pangatlo, I think. Yeah. So, oo nga. Pero sana, ayun nga sabi mo, coach, sana ano lang to eh, parang pre-comeback. Na saan? Pag nag-comeback sila, mayroong isang pasabog na, ano. Mm. So, BT, bakit may? Ha? When na po? When na? Ako, honestly, gusto ko yung mga ganitong songs talaga. Usually, ito yung pinapakinggan ko, lalo before. Ngayon kasi, dahil nahilig na ako sa P-pop, kaya puro upbeat. Pero usually, pagka nag-work kasi ako, mga ganito, lo-fi, ganyan. And I think, shorto na mailalagay dun sa ganong playlist. Yeah. Kahit pa P-pop siya. Kasi it's ano eh, it's not really common na hindi siya yung pang-dance sa P-pop right now. Mm-hmm. Diba? Ito yung ipi-play sa ano, sa afternoon drama after tumakang. Oo nga. Medyo acting tapos yun. Na-imagine ko na, pang ano siya, pang yung tipong pang, yun nga afternoon na drama, yung mga twin something-something, parang ganun. Pwede. Tapos yun nga, yung sa lyrics naman, yung parang nga silang, kinuha, siguro magkaklase or magkaibigan, mm-hmm. tapos biglang yung isa nagkakagusto, tapos umamin yung isa, tapos sabi nung isa, ano, na, ah, hindi, walang magbabago sa atin, kahit na umamin na ako. Tapos ang galing na, ano, girl's perspective kasi to. Eh. Yeah. Oo. Eh, usually naman kasi ang umaamin yung lalaki, di ba? Totoo. Yeah, I think at the end of the song, mas ma-feedbackan ko yung ay, first time ko tong marinig. Tapos yun na natin ano, yung kanta. Kaya ang galing. Kasi sa akin, unti-unti siyang nare-reveal eh, kung ano yung story. Kasi kayo, diba, napakinggan nyo na. I guess, on my perspective, ano, as in yung unti-unting reveal na na-experience ko siya right now. Okay. Sige, ano muna natin. Tapusin muna natin yung kanta. Okay. Ito na yung rap. Ay, may rap? Mm. Wait, gusto ko yung, oh, it's very show, BT Pablo. Oo nga. Okay. O, diba? Lo. Lo? Wait. Okay lang ba natin ulitin? Alin? Yung rap part. Okay, sige. Huwag na lang daw. Sobrang gusto ko yung pag-overthinking niya na as a teenager. As in, sobrang sakto niya. Kahit sa guys, kasi ganyan eh.
although girl's perspective to, I can say na kahit sa guys ganito rin, parang hello but hindi kakausapin ko kaya diyan ako ganun. Yun yung mga usual. I think ang very feminine lang dito is yung maybe later you might even tell this to your friends, kasi again, I don't know if it's overstretching, pero may halong shame kasi pag yung girl yung nagtapat. Uh-oh. Tapos nag-kiss and tell si guy. Alam mo yung pag nag-leak sa friends, kasi yeah, parang double, parang dead na dead ka, parang yeah, parang may something very wrong about it. So yung part na baka di kapansinin, I mean everyone, pero yung layer na mapapahiya sa friends or sa barkada. You know how guys sometimes may mga guys na nice guy pa fall. Tapos I know so many people. Uh-huh. And they're actually just trying to be desirable to as many girls as possible. Collect and then select. Alam mo yon, yung ganun. Tapos kapag nagtapat na or nagpapakita na ng motibo, tsaka sila actually pumupili. I know so many people, guys. I've read the book, so... And then, at the top of my head. And even, ano, speaking from experience, alam mo yung tropa. No. Hindi ako. Like more on, 'di ba? Tropa kayo and tropa mo rin yung. Sa amin kasi nung high school, yung tropa namin may tropa rin na girls eh. So, guys and girls. Tapos meron talaga doon na umamin. And then syempre yung guy dahil ay umamin sa akin si ano. Kikwento niya sa guy friends either dahil advice. Ano kasi, maraming dahilan kung bakit kinikwento. Pero, I can assure you, lalo pagka high school, or medyo hindi ka pa talaga ma-sure, para sa yabang. As in, I can assure that. Na, yung mga guys na bata-bata, ginagamit yon as pangyabang kasi, may umamin sa akin, may nagkagusto sa akin, ganyan-ganyan. Yeah. As in, for so, sure. So, yun yung... Actually, isasabi ko lagi na parang ang unfair for girls kasi like for a guy, even if magtapat ka sa one at a time, wag naman sabay-sabay, pero parang tapat ka, 'di ba? Like okay, tas ay friends lang kayo. Malungkot yung ma-friend zone, pero like you can move on easier, parang ganun. Hindi naman siya masama. I mean, I've seen guys na tuhog. Alam mo 'yun, yung tinry niya yung isa tas yung nag-move siya sa next friend. Tapos sa next friend hanggang nagkaroon ng success story. Parang hindi naman siya bad thing, necessarily a bad thing. Pero pag sa'yo, it's very common eh. Yun lang masasabi ko. Mas common kasi in our society. Although, diba, may equality and everything. Pero hindi natin pwede alisin na currently, may stigma talaga na yung guy yung dapat umamin. So, kung yung guy umamin, nag-fail, okay lang yan. Try again. Pero iba kasi pa rin yung dating pagka yung girl yung umamin eh. Yeah, yun yung in as much as we want na fair fight sana. Yung hindi pa rin ganun yung perception. Yung reality. Yeah. Yun yung reality. Yung ano ng tao. Although again, in an ideal world, pantay eh. 'Di ba? Yeah. Pero again, the context of the song is it's a girl figuring out kung magtatapat siya or not. Yeah. So, hindi pa siya tatapat, nag-iisip pa lang siya. Hindi niya actually sinasabi. Iniisip niya pa lang na sasabihin niya. Okay? So, sige. Yeah. Oh, di ba? Di ba? Galing. Tinatago pagtingin, dati pa naman, ngayon lang buong-buo. So, It takes so much for a girl to say, sige, i-risk ko to. Hindi siya yung, ano lang, hindi lang siya yung may konti kang chance, go grab it. Actually, para sa guys na, ma-advise mo yun eh. Yun nga, supposedly, in a fair world, supposedly, liligawan mo yung gustong-gusto mo na kasi talaga. Hindi yung may chance ka kasing sagutin. Pero I guess, in a guy's perspective kasi, syempre, hindi mo kasi sure. And, diba, yung guys nga yung naghahabol, quote-unquote. So, parang, hindi ko sure. Sige, subukan natin. So, sometimes, kahit hindi ka pa 100% sure talaga, nagbabaka sakali ka eh. And, again, iba kasi sa perspective ng girls. And, I have so many friends na girls talaga. As in from college and ganyan. Kasi, nagkikwento rin sila. And,
As in, most of the time, hindi sila amen because of that overthinking. Tsaka hindi aamin talaga unless sure na sure. Ang guys kasi pwede mag, parang may free pass sila na magpakita ang motibo or magpaka, yun nga, mag-nice guy. Test the waters. Nang hindi pa sila sure. Tapos, doon nagkakaroon ng ano, I call it the assumption syndrome. Alam mo yun, si ate girl may sina-assume niya na tapos bilang ba-back out si kuya. Tapos, ay hindi, mabait lang kasi siya sa lahat. Parang, oh. Okay, anyway, I know so many people. Sobrang ano nga, life experiences yung sinasabi natin dito. Oo. Tanda na ako eh. Ngunit, ano? Assurance muna. Back to chorus tayo, diba? Wait lang, coach, pause nga natin. Na-realize ko lang ah. Kaya it's even harder for girls kasi pagka umamin ka, sa guys ah, pagka umamin ka na reject ka, pwede ka pa rin man ligaw eh, as long as yung hindi 100% reject. 'Di ba? Yeah, or just be close. You could still be close. Mm-hmm. Tapos, you could still revert to being a kuya or being protective, being friendly. Hindi siya ganun ka big deal pag lalaki ka. Eh, sa mga lalaki nga may mga legit na umiiwas eh. Kasi lalo kung hindi kanya talaga gusto or anything, na meron pang yung iba na awkward talaga. Kasi again, mas uncommon kasi mas marami. If we're talking about numbers lang ha, or commonly, mas marami naman talaga lumalapit sa girls, and then okay, pagka nag-reject siya, okay, tapos gusto mo pa rin as friends. Pero sa guys, usually pagka may umamin at hindi mo gusto, parang ang weird na yung iba umiiwas pa, diba? Ang dami ko na nakitang ganun. Parang ito yung unfair na parang feeling mo pipikutin ka. Yun yung concept eh, like even sa reunion, 'di ba? Pag alam ng tita mo, for example, yung mga older generation titas na may gusto, tapos lapit nang lapit. Oy, ingat ka diyan, mapikot ka. Alam mo yung concept na ganun? Mapikot. 'Di ba? As if it's something really scary. Pero pag other way around, parang people will say, uy, ang tiyaga niya naman sa'yo. Bigyan mo naman ng chance. Yun kasi dinupurso ka pa rin. Ano, wala ba talagang pag-asa? Alam mo yan? Tapos, pwede mo siyang i-back pocket. Alam mo yun? Yun naman yung medyo trade-off. Pero, I mean, at least hindi siya yung all or nothing. Sa girls, ito yung fear niya na paulit-ulit niya sinasabi dito is, give me assurance that nothing will change if I say what I'm keeping na secret. Which is a legitimate fear. Kasi again, wala pa ako, I'm thinking, kanina ko pa iniisip eh, meron ba akong mga friends na nung umamin yung girl sa kanila, naging sila kahit ayaw nung guy? Kasi marami yung guy umamin sa girl kahit ayaw nung girl na simula, eventually naging sila. Eventually nagkagusto. Diba? Pero sa guy, sa girl to guy, parang wala talaga. As in, I'm genuinely trying. Kasi when a guy says, I want to pursue you, the concept is, you win the girl over. Diba? Pag girl ang nag-amin sa guy, the risk is you lose everything. You lose the friendship, you lose everything. Wala pa tayo dun sa, wala pa rin talaga tayo sa point na manliligaw si girl. Tapos it would be socially accepted. Totoo. Although may mga ganun. Parang one in... Meron naman. May success story din ako nakilala. Na ganun. Pero kasi usually, mutual naman. Diba? Pero usually hindi kasi ganito rin, like friends kasi sila tapos si guy walang mali siya kay girl kasi parang body sila. Tapos yun nga, nag-umamin si girl tapos pero yung ligaw ni girl was before the amin. Alam mo yun, super nice yan. Nakaligay, parang effort tuloy sa thesis, ganun. Kaya by the time na umamin, nag-iisip. Feeling ko yung guy dyan, medyo nag-iisip na eh. Medyo na-win over na niya before pa siya umamin. And,
And yun yung sinasabi ko na you will lose everything. Kasi if hindi nag-yes si guy, tapos yun. Lahat ng effort ni girl tapos. Yeah, that's true. Si guy, magsasabi muna siya, tapos pwede i-pursue. Diba? Doon siya ka siya mag-effort. Mm-hmm. So, ang hirap ang ibaba. Anyway, tuloy na natin. Ang hirap, no? Mahihika na assurance. Pero vibe yung song, pero medyo masakit. Tapos ang hirap humingi ng assurance ng ganyan. Kasi paano mo makukuha yun? Eto dapat ahabi ko. Kaya hindi pa niya tinutuloy. Oh. Hindi pa niya umahabi. Yeah. Pero isipan lang talaga niya. Ayun na, boses na. Ganda nung biret dun. Ang bumiret yung Sophia ba? Sophia yun, no? Sophia. Diba? Super, chill. Hindi ko masyadong pinag-isipan yung lyrics nung pinakinggan ko eh, ngayon lang eh. Parang oo nga. Ayun na, bumiret na po sila. Aamin kaya siya sa dulo? Yun yung ina-anticipate ko. Wala. Walang resolution. Actually, yung bridge na yun, tsaka yung birit, parang, nag-e-escalate lang yung feeling. Alam mo yung when you are developing feelings with, or catching feelings with someone, hindi naman siya isang hindi laging one time big time pack full yeah. ka. Oo. Minsan wave siya eh, yung parang hindi friends lang kami, tapos biglang ang ganda niya. Ay parang kinilig ako. Tapos parang mawawala. Ay hindi friends lang kami. Alam mo yung genuine yung fear na parang yeah. Is this turning out to be something else? Deeper na ba siya or ganun na ba siya? And then aabot ka sa point na nung ginawa tong kantan to na parang yung sinabi niya na ang tagal niya nang may konting pagtingin ganyan. Pero ngayon lang na sigurado. Alam mo yun? Parang nag-dawn upon her na parang, yeah. Ay, gusto ko siya. Yeah. Pero ang twist dun was... Inamin na niya sa sarili niya. Yeah, inamin niya sa sarili niya. Pero yung words na pinipili niya when making up the mock-up conversation sa head. Ito basically is a mock conversation with the guy. Or the girl. Saling kausap niya. Let's be inclusive. Yung make-believe conversation was, kahit may konting pagtingin, you see how dinadownplay pa rin. Yeah. Sure na siya, may feeling siya. Pero pag nagsabi niya na, pero kahit merong konting pagtingin. Mm-hmm. Kasi pag umamin ka, sa fear mo na may marisk ka, idadownplay mo, pero alam na sa sarili mo, fall na fall ka na. For the sakit. Sa lahat ng mga nanonood, kung meron kayong experience na ganito or if hindi ka pa umaamin, mag-comment po sa baba. Kwento, wag mo na lang pangalanan. Kwento mo lang dyan sa comment. Para then, masaya. Siguro, okay, kaya namin lahat. O kaya, magtapat kayo sa comment. Shoutout na. Susunod. Sabi namin kaya rin, Charles, umaamin na si ano. Baka naman. Tapos send mo to. Send mo yung next na ano pala. Send me video, tapos lahat ng mga ads, panoorin mo. Huwag mo skip. pero gusto ko lang i-upload yung production ng Show BT. In fairness, do sa lyric video, even though wala siya pang MV na kasama, masarap manood ng lyric video na gato. Although it gives me early 2000s vibes. Alam mo yung One Direction, jeng. Pero at least it's very, yung aesthetics niya, maganda. Tapos yung kind of see ko sino yung kumakanta nang hindi directly na may pangalan na light up. Alam mo yun. So very art, tastefully done. Actually, naninibago ako na naiintindihan ko yung lyrics. Kasi diba pag sa K-pop, may lyric video. K-pop, lyric video. Yan. Mm. Diba, papanoorin mo, kita mo yung mga picture, narinig mo yung beat, ang ganda ng beat, tapos di mo naiintindihan. Mm. Pero kasi diba, ngayon sa PPOP, naninibago ko, naiintindihan natin lahat. Yes. Mga sinasabi, na parang, yung ramdam na ramdam mo from yung perspective ng writer. Mm-hmm. Kung ano yung gusto niyang sabihin talaga. Yeah. So hindi lang music yung na-appreciate mo, hindi lang yung lyrics yung, talaga. Hindi lang yung
visuals, hindi lang yung dance, pati yung lyrics, yung so tsaka yung package. Context niya, socio-cultural context niya. Ramdam natin. So, iba ng ibang lahi naman mag-struggle for once. Yes. True. Yes. Sila naman ang mag-adjust. Yes. And then, diba, nakwento ko na rin before. Yun din talaga yung dahilan bakit for years hindi ako masyadong na-hook talaga sa K-pop. Kasi ako talaga, when I listen to music, gusto ko yung lyrics. Although, syempre, given na yun na maganda yung beat, maganda yung tempo, yung genre niya and everything. As in, nag-okay. Pero, I give importance sa lyrics. Like, usually, yung mga favorite song ko, yung may mga either hidden meaning or deeper meaning dun sa ano, or may message sila. So, super na-appreciate ko talaga. Kaya nga, sobrang gusto ko ng mga P-pop songs right now. Actually, isa pa talaga na super na-appreciate ko dun sa lyric video, yung mga, alam mo yung sa pictures talaga, kaya siya, although medyo pang high school nga yung ganitong feelings, nakaka-capture nung lyric video yung high school vibe eh. As in, sobrang high school vibe niya. Ang lakas makatulong nung ano, nung kahit na lyric video lang siya, hindi siya music video, pero yung para siyang sineset na yung mood na parang ganito yung dapat mo ma-feel. Ito yung age range. Tsaka, I think makaka-relate tayo doon sa ano. Kasi ito basically yung same pictures na naglo-loop eh. Like, yung kay Sophia, yung diba, kausap mo ba kumakain? Tapos yung nag-aaral kayo or something kay Alexa. Tapos yung nagigitara. Di ba ganito yung mga eksena sa high school love? Sure. Diba? Tapos yung, yan, pa-picture-picture. Tsaka yung, ano, yung telebabad. Yan talaga. Totoo yan. Yung nagte-telebabad na kayo and stuff. So, yan. Hey, Coach, ano, ang tagal ko nang pinag-iisipan kung ano yung katunog nitong dalawa. Naisip ko na kung ano, yung chorus. Ano yung, ay, ibalik nga natin sa chorus lang. Pakinggan, onting-onti lang sa chorus lang. Kung sasabihin... Ganda ng birit ba? Ayun nga, Coach. O, pause mo na. Alam ko na kung ano katulog niya. Alam mo yung beanie shakies? Yung sabi ni Mika, I just keep thinking about this chicken. O nga, no? Ano ba yung katulog? Yung katulog. Ha? Yun nga. I just keep thinking about this chicken. Ewan. Mukhang mag-shakeys na naman tayo. Mukhang mag-shakeys na naman tayo. May pareho nga talaga. Oo, may pareho din. Sa melody. Para pwede mo siya gamitin second voice nung. Pero siya pang gamitin pang harmony. Yung melody nito. Kaya, sa... Katunog talaga na ano, iniisip ko kanina pa kung ano. Kung sasabihin, thinking about this chicken. Anyway, ayan, again, support P-pop. Support kahit P-pop. Ano pa yan, kahit ka jingle, sinusupport namin, ganyan talaga kami dito. Oh, yung Maybelline, yung ano, Shakey's. Yung Shakey's, di ba? Yung Realme, yung Wiko. Realme. Kung na magkaroon ng ano, ng jingle yung kaya, supportan din namin. So yun, ang saya maging ano. Actually, yun nga, merong tweet si Dennis, sabi niya, highlight daw ng year niya is yung naging ano siya, naging beanie tsaka G22 stan. O kaya na din. O, as in, naging P-pop stan. Kasi iba eh, iba yung experience. Hindi siya katulad ng ano, ng parang nakikinig ka ng banda. Sige, oh banda, yeah. O kahit walang music video, di ba parang nakikinig ka lang. Ang ganda. Pag ano eh, iba yung culture ng P-pop. Nakahatak na nga ako ng friend. Nakahatak na ako ng friend. Kahit hinatak mo lang ako, nakahatak na rin ako ng friend na sumasama na rin lagi. Nasa cart niya kami kanina. Tapos pagkabukas na pagkabukas, P-pop kagad yung kanta. As in, yun na yung parang may playlist na siya na ganun. Parang ako sobrang proud. That's me. Yes. Support local. Kasi pambato natin to. Diba? True. Deserve nila lang support. Sobra. Super.
deserve, kasi di ba tayo mga Pilipino, innate sa atin na mga galing sumayaw, mga galing kumanta, innate sa atin na talented tayo. So, supportahan natin yung, kasi sinusuportahan natin yung ibang bansa, eh, di ba? Totoo. Mm-hmm. Ang goal ko talaga is matanggal ang stigma na kapag local baduy. True. Kasi true. Hindi. Mm. Dahil mga galing din. Kapag Tagalog, ay Tagalog. Di ba may ganun? Mm. Parang, May difference naman yung hindi magaling, kaya mo siya hindi sinusuportahan dun sa, hindi mo siya sinusuportahan kasi Pilipino siya. Oo. Tsaka yung taste level. Sana wag i-associate yung taste level sa, alam mo, gusto kong buray, kung sa mundo gusto kong tanggalin yung vocabulary yung two words eh. Una, nakakalalaki, ayoko ng term na yun. Hmm. Pangalawa is yung jologs. Dapat matanggal na yun na parang hindi mo gusto yung melody. Hindi mo lang maamin sa sarili mo, total pag-aamin naman yung kanta. Hindi mo lang maamin sa sarili mo na nag-enjoy ka. Yeah. Kasi pagtatawanan ka or they would think na you're jologs or you're uncool. Kasi dapat ang gusto natin indie, dapat ang gusto natin. Honestly, that's kind of what one of the things na Geek Talk itself is standing for. For that, huwag ka mahiya. Kung gusto mo yan, it's fine. Wala ka namang ginagawang masama eh. Siyempre, may difference yun kung something illegal or bastos or anything like that. Pero if it's something na, ayan, movie, song, or kung ano man yan na wala namang ginagawang masama sa ibang tao, why not? Kanya-kanya naman tayo ng preference eh. So, for anyone na parang kinakahiya yung ganun, yun yung question eh, bakit? Anong ginawa nun sa'yo? Diba? Yeah. Tsaka yun, ang maganda na mag-set talaga ng, like tayo, diba? At tayo, meron naman tayong mga followings, tayong tatlo. Maganda na mag-set tayo ng example na alam mo yun, kung paano ba mag-stand? Ang actually, ang goal ko talaga ngayon, kasi syempre, puro mga girl groups yung sinastand ko, diba? Is yung na okay lang mag-stan ng girl group kahit na ano ka, kahit na lalaki ka. Hindi nakakalalaki. Kahit na straight heterosexual ka na lalaki na ano. Di ba? Alam mo yun? Na parang kasi mayroong stigma pa din na parang it's either na kapag lalaki ka, nag-stan ka ng babae, it's either na, gusto mo sila. Mm-hmm. Or ano, na parang, hindi ka naman talaga lalaki. Wala pa nga ako masasabing ano eh. Na P-pop group na I wouldn't support. Siguro it's more on ano lang. Ito lang, sila lang yung may mga bago nilalabas right now. Ganyan. That's why yun yung kinocover natin. Pero honestly, halos lahat naman ng P-pop groups ngayon na we know, okay. Diba? And ako, honestly, I would support them. Kahit guy group pa yan, girl group. Yeah. And ano, kung nung Tugatog, di ba doon tayo rehearsals coach? Nagulat ako kasi ang kilala ko lang before Tugatog was Beanie G22. Yun lang. Mm. Tapos, nung nag-Tugatog, nagulat ako. Ang galing nilang lahat! Mm. You were there live. You were there in the VIP sa harap mismo, di ba? So, tsaka nung rehearsals din, ang galing nilang lahat. Na parang, okay, support P-pop. Ito na yun. Actually, yung talaga exposure namin ni Shark sa P-pop, yung Tugatog rehearsal. And I was really pleasantly surprised. Hindi ko talaga expect yung skill level. Yun talaga. Yeah. Na regardless of hindi mo bet yung bubblegum pop, hindi mo bet yung ganito, hindi mo bet yung tunog, hindi mo madedeny yung skill level. Mm-hmm. Yeah. So, dun pa lang, if you appreciate excellence, you'll appreciate P-pop. Mm-hmm. Which is basically why I appreciate K-pop. Yung gusto mo yung, eto, pag musician ka, gusto mo yung alam mo nag-practice, alam mo memorize yung lyrics, alam mo memorize yung, yun talaga, yun na nag-tug sa heartstrings ko. That these people, itong mga groups na to, bago sila makapag-perform na ganun kapulido, sandamakmak na practice. Yeah. Alam mo yun? Yeah. And in a world na hindi proportional yung success madalas dun sa effort, we have to make sure that at least itong mga groups na to, makuha nila yung success that they deserve dahil sa effort that they put in. Yeah. Yun yung take ko dun. So, agree.
Okay. Well, so, umamin na kayo sa comments. Ayan, oh, remind lang namin, yung mga may mga similar stories dyan, you can definitely comment down below. Or baka meron kayong mga ibang songs na gusto nyong i-review namin, or mga older songs ng ibang mga P-pop groups na hindi pa namin na-review. Basta comment sa comment section. And then, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para sa mga future updates. Alright, and this has been Geek Talk Studios. Geek Talk Reacts. If you love it, talk about it. Nice. Geek Talk PH out.